This episode is brought to you by Leo Bato and Associates, ang realtor na patok. This episode is brought to you by Dr. Lourdes Capulong. Ang gusto ko pag-usapan yung tiwala kasi. So lima kayo. Nasa ibang lugar, ngayon uuwi kayo ng Pilipinas, gagawin nyo to, kailangan magkaroon ng tiwala. Sino ang nagbigay ng lakas ng loob sa inyong lima para magdikit-dikit yung decision ninyo? Kami na rin lahat. Nag-decision na rin kami lahat. Nangyari lang bigla yun. Tapos yun nga, si Mercy, diba, mamaya tayo isasabay na namin. Mamaya pa tong... Okay. Mercy kasama na sa... Kasi kasama na namin si Arroyo. Kailang, hindi lang siya naka-Japan. Hindi okay. Ako naka-Japan. Kasi nung time si Arroyo, bawal. Oo, oh, bawal. Bawal. Kasi 19 pa siya bata nun. Bata pa kasi siya. So naging lima na lang kami. So bago, nung pumunta yung Japan, bago sila pumunta yung Japan, gumawa muna sila ng... Ay, kami pala ng demo. Demo lang. Kay Nonoy Tan. Kasama siya. Shucks! Okay. So now, nag-Japan sila. Gumawa kayo ng demo na gustuhan ni Nonoy Tan. Di ba? Anak ba ni Nonoy Tan yung isa sa ano? Sa Hale? Oo, no? Anak niya. Anak niya yun. So, nung si Nonoy Tan, nagustuhan niya yung demo. Luha na ba to? Hindi pa? Yun na yun. Luha. Shucks talaga, no? Classic. Pagbalik galing Japan, were you ready for this shift in ano, in status, Mercy? Na alam mong magre-recording artist? Oo. Pero bahala na si Lord. Na alam mong hindi ka na pwedeng mamalat dahil pag namalat ka, tapos ang negosyo. Di ba? So now, nagkaroon ng traction ang ano ang AGs, 'di ba? Lumabas ang luha, ang halik 'di ba? Mga ganun. Basta oh my god, mga, talaga mga ano eh, no? Mga pangalan, no? Mga diba, ganda, diba? Luha, halik. Halik. Sinta. Sinta. Wala bang nasa? Wala pa. Masa lang. Ken, nakikita mo yung dalawang kapatid mo? Yes po. Grade 4 pa lang ako noon. So nasa school ka, sikat na sila. Opo. At saka ano, before ako papasok ng ano school, may ano kami radio station na pinapakinggan. Lagi naming ano, araw-araw 'yon habang mag-aayos ng nag-school. Tapos si Ate naririnig namin kumakanta na ng Halik. Tapos sunod-sunod na 'yon. Halik. Oh, halik. At saka tapos pag pasok namin sa school, before kami mag-flag ceremony, yun din yung halik din lagi nagpapatugtog yung teacher. Did it inspire you na one day I wanna join them or I wanna form a band na katulad ng banda nila? Ano yun, ano tumakbo sa isip mo? Balang araw sasali ako dyan or... Wala. Ang gusto ko lang is matutong kumanta. Yun yung ano ni Mama. So, natuto akong kumanta hanggang sa naging banda. Tapos si Ate nag-decide na kukunin ko na kasi baka daw ano, asawa. Baka mag-asawa. At saka nagbabanda din naman ako sa ibang bansa. So kinuha na niya ako. Which is good, no? Para at least kayong pito, paano kayo nagkakilala? Sa manager. So binuo talaga kayo. Hindi. Ano? Apply kada isa. Ano yan, galing sa ano, iba't ibang grupo. Okay. Kasi meron silang ano eh, meron kami sister band. Sino? Marami. Okay. Marami silang bandang hawak. Dati silang Crystallites din. Oo, Crystallites kami. Tapos, nagkataon lang na naiwan ako sa grupo ko. Oh. Nagkahiwa-hiwalay ang kada grupo namin. Tapos, yun ang... Kami na yung latak. Nabuo. Kayo yung latak kami. Which is nice, no? Which is nice, Weng, Stella, when you say latak, people think kasi, again, this podcast is meant to inspire people, eh, di ba? Na coming from you guys, pag sinabing latak, parang bottom of the barrel yan, di ba? Yung kumbaga sa sinaing tutong, di ba? Tutong. ang hindi nila alam. Nandun yung masarap eh. O, di ba? Nasa ilalim lahat ng ingredients, di ba? Andun lahat eh. Andun lahat. And yung mga inakala na pag-iwanan, na dump, minsan nagkakaroon sila ng ano eh, ng insecurity dahil ba't ako iniwanan and all that stuff. Pero kayo, you guys were able to make something golden
out of something that was allegedly broken. Diba? Parang ganun lumalabas eh. So finally, eto na, may airplane na tulad ng sinasabi ni Ken, naririnig niya, tumutugtog na ang AGs. Hindi porke may airplane, may pere. Alam natin yun. Totoo yun. Di ba, Mercy? Akala, wow, ang dami nyo ng tunog sa radyo. Yun ang sinasabi ang yayaman nyo na. Ano sasabihin yun, di ba? Ang yayaman na nito. Parang, saan yung pera? It doesn't work that way, di ba? Alam, kung alam lang nila, nung time na yun, wala tayong kinakain. Wala. Oh my God. Hindi naman tayo binabayaran, no, di ba? No, hindi tayo kumikita dun sa mga airplane na yun. Nasa live show pa rin. Can you share with us yung patience na kailangan nyong atupagin, Juliet? Gaano kahaba ang pasensya na kailangan mong i-develop para magkaroon ng isang institusyon na katulad ng AGs? Siguro ano lang talaga, tiyaga lang talaga. Tapos dasal. Mm. Yun lang talaga, tiyaga. Tapos kailangan makisama ka eh. Mm-hmm. Pakisamahan mo yung mga tao. Kasi kung, at saka huwag mong isipin na sikat ako. Andun ako sa taas. Ano ngayon, di ba? Dapat andun ka pa rin. Nasa mababa ka pa rin. Kumbaba? Ano ba tawag? Kumbaba. Ayun, di ba? Hanggang doon lang. Dapat ganun. Kasi, hindi naman, yung iba kasi iniisip nila, sikat kami, ano kami, maraming pera, ganun. Pero, sa totoo lang, hindi. Ang, sa akin na, sa isip ko, pantay lang tayo.